Welcome back to our channel. Happy New Year! So for this video, share ko sa inyo kung paano kinorganize yung bagong toddler corner ni Aki dito sa likod ko. Kasi dati, meron tayong baby corner. Gumamit tayo ng mas maliit na drawers for Aki's clothes and toys. Pero ngayon na 2 years old na siya, meron tayong upgrade para sa kanyang mini corner dito sa aming sala. Enjoy the video, guys! Let's begin! Ayun, for this organization project, gumamit tayo ng 4 items para sa mga gamit ni Aki. Meron tayong una, mega box drawer dito sa likod ko. Halika, bebe. Yan, si Aki. Hello ka sa kanila, Aki. Hi, guys! Ayan, guys, ang current na setup namin for Aki's clothes saka toys dito sa baba. Kasi dito siya naliligo sa baba, kaya mas maganda na nandito sa baba yung mga gamit niya. Kung napanood niyo yung una nating video about Aki's baby corner, ang gamit namin is mega box drawer din, pero 4 drawers lang. So ngayon, meron tayong 5 layers. Hindi naman to bago, ito yung dating nasa kwarto namin. Binaba lang namin kasi dumami na yung mga gamit ni Aki. Ayan, white para mas malinis tingnan. So, unahin natin yung top na shelf o yung pinaka-takip ng drawer. Medyo matigas naman siya, kaya pwedeng lagyan ng kaunting gamit para hindi lumubog tong part na to. So, meron lang ditong bear, pang decor. Na-receive ko to nung debut ko pa. Si Aki ang maglalaro. Itong nasa ibabaw, mostly pang skincare ko para malapit sa ref kasi nandun yung aloe vera gel para isahang skincare na lang. Yan, may container for the cotton balls, tapos may toner and oxycure kasi meron akong breakout sa noo. Tapos meron lang mga markers, saka ball pen, notepad in case may kailangan i-write down. Tapos meron lang alcohol and tissue para sa lahat. So ayan lang yung ating top na section. Same pa rin ang dati, may mga pictures ni Aki. Ayan, family picture. Nag-add lang ako ng greeting card. Tagal na ito eh. Capable ito kong card na nabili ko sa National Bookstore. College pa ako nito. Kinabi ko lang kasi ang cute nung design. So, ang pag-organize nito, dito sa drawers yung mga damit niya. Then dito, sa dalawang to yung toys niya. Yun, para sa mga gamit niya na explain ko later. So, dito tayo sa unang drawer. Yan. Meron tayong 4 na containers o trays. Nabili ko to sa Save More sa Japan section nila. Sakto lang siya. Yung 4 na containers, naglabas ako na isa. Ayan. Yung isang ganito, ayan, ganito yung itsura niya kapag nakalabas. So, yung 4 na ganyan, saktong-sakto dito, parang sinukat. Ngayon, isang advice or isang tip din yung kung bibili kayo sa labas, pwede nyong testingin yung mga trays sa loob ng drawers para matestin nyo yung arrangement niya. Kasya yung 4 sa isang drawer. So, lang dito yung pinaka ginagamit niya araw-araw, mga damit. So, dito, mga terno na to, pares-pares na yan. Ito yung mga nabibili ko sa Shopee, yung Mimi and Bebe. Okay, maganda yung mga sando and shorts nila. And, comfortable yung tela. Yan ang malambot. Dito, mga terno din. Ito yung guiding SM. Yung iba nga dito, nag-fade na yung kulay kasi sobrang gamit na gamit ni Aki. Yan, mga terno, mga natanggap niyang regalo. Then, dito sa loob, labas ko. Yan, ito yung mga sando ni Aki. Ito yung mga colored, ito yung mga white, tapos ito yung mga white na may mga prints. Tapos, sa kabilang side naman, ito yung mga pajama niya, tapos yung mga shorts na walang ka-partner. Para pwede ko silang i-pair, i-mix and match ito sa kayong nandito. Yan. Kaya kung mamansyahan o matapunan ng pagkain yung mga terno-terno, may pampalit tayo ng walang ka-partner. Ito, saka ito. Yan ang ating first drawer. Sa second drawer naman, nandito yung mga pajama ni Aki. Madami siyang natanggap na pajama last Christmas. So, meron tayong kinasign na isang drawer divider. Ito pala guys, itong white na divider na to. Yan, nilabas ko. Ito nabili ni Ali sa IKEA. Ang tawag sa kanya is cub set. Harap din ako na link sa Lazada or Shopee.
Nabibili siya as a set. May kasamang ganito. Tapos, isang ganitong size. Or dalawa. At isang kalahati nito. So, isang set siya nabibili. Tamang-tama sa mga drawer. So, para sa pinakamalaking size na cube, na scub set, inassign natin for the pajamas. Yan, naka-tupi din. Ayan, ito yung mga pajama ni Aki. Ito yung na-vlog ko dati. Ito yung mga na-regalo niya. Galing kay Tita Jessa. Galing kay Mami. Ayan, ito yung Christmas pajama niya. Doon sa mas maliit na cube from scub set, yung mga kumot naman niya. Yan. Tapos sa gilid, since hindi na kasha yung isa pang ganito or kahit anong tree or basket dyan, ang nilagay ko na lang yung mga swimsuit niya. Ito yung bathing suit niya. Ito mayroong rash guard. Tapos dito yung mga face towel niya. Kasi yung tinanggal ko kanina. Yung extra na bath towel. Yan. Dito nakalagay yung isa pa niyang bath towel pero gamit-gamit niya kaya nakalabas. So ayan yung aking second drawer. Yung third drawer naman para sa kanyang pampers and mga hygiene products. Ito yung kanyang pampers. Ayan. Linisin natin. Ganyan yung gupit namin pa ganyan para malinis siyang tingnan. Madali din naman kuhanin. Tapos nandito yung kanyang mercy. Tapos ito yung extra niyang diaper na sa dulo. Ito naman isang basket na pili ko to sa Save More din. Diyan yung kanyang mga pang hygiene and mga ointments. Example, may isang baso. Ito yung nakuha namin sa hospital ko saan ako ng anak. Ito, nandito yung kanyang mga ointments, iba-iba. Nabili ko mostly sa Tiny Buds. Ito, pang rash. Ito naman, pang yung mga bite marks na nangingitim. Tapos, wala dito yung pang ano eh, after bite. Siguro ginamit sa taas. Ito pala. Ito naman yung pang after bites para matanggal agad yung itchiness. Tapos ito yung kanyang toothpaste. Nabili ko ito sa Waxos. Ayun. So, nandito lang siya. Kasama ng ibang mga gamit. Pansin natin. So, meron dito sun lotion, sunscreen, may baby oil. Ito yung para sa sipon, salinis. Ito, manzanilla. Actually, hindi na recommended yung manzanilla, pero may nagbigay yung ata nito para sa kabag. Then, may off for kids. Saka may thermometer. Ito ay Chico. Kiko. Tapos, ito may cool fever. At may, ito, tawag ito, mosquito patch. Mosquito shield. Ito, repellent patch. Tapos, ito, meron kaming nalibre na wipes dun sa pampers. Ay, hindi, dun sa shampoo ni Aki. Ayan, extra. Tapos yung mga headband niya. Ayan, hindi mahilig si Aki mag-headband kaya kakaunti lang. Tinatanggal niya. So, sakto rin siya dito. Ayan. Basket. Para kung kailangan magpalit ng diaper, isang drawer lang yung bubuksan. Nandun na yung nursery, pati yung mga ointments na kailangan gamitin. Sama-sama. Sa fourth drawer, nandito naman yung pang-alis ni Aki. Kahit di ba pwedeng pang-alis, naka-standby lang dito para magagamit niya kahit dito lang sa bahay. Kasi marami siyang damit na nakalikitan na niya, hindi niya nagamit masyado. So, naka-standby pa rin dito para nakikita pa din namin. So, ito yung mga leggings niya. Tapos may isang skirt. Tapos mga t-shirt. Tapos dito naman yung mga shorts niya. Tapos, nasa loob yung kanyang mga clips. Ito, ni-recycle din namin. Bumili kami ng headband sa All Things Dainty. Kasi maganda yung container. Kaya ni-recycle for the clips and mga hikaw. Tapos, meron dito ng shoes. Ito, hindi pa nga ito nagamit. Pero, pwede niyang suotin one of these days pag gusto lang mag-dress up dito sa bahay. Ito yung container ng kanyang pusod na katago. Ayun, wala lang. Tapos, nasa dulo yung kanyang dalawang tutu na skirt. Ayun, for dress up din para madaling ma-access. Ayan. Ito, dito nakatiklop kasi mas madaling maghanap pag ganyan. Saka mas kakasya siya pag ganyan yung tsura niya, naka ano lang, flatly.
Itong last na drawer, mga damit ko to. Yung huling drawer talaga naka-assign para sa mga damit ko. Kasi yung ano nga, yung CR nga sa baba, yung ginagamit ko para madaling makaligo din. So, mga damit ko yan. Pero kung meron kayong drawer para sa damit nyo, di nyo kailangan ng naka-standby na damit sa sala or sa baby corner. Ang pwedeng ilagay dito is yung mga malalaking damit ng baby ninyo para naka-standby siya. Kanyari, kung kailangan lang magpalit sa bigger size, naka-standby na yung mga damit niya. Sa case namin, since gamit ko yung huling drawer doon sa baba, meron akong in-assign na isang mega box. Ang size niya is 20 liters na mega box, multi-purpose box. Ayan. Binibili namin mega box kasi mura pero matibay. Meron lang siyang label na Aki Big Size. So, ito yung mga damit na malaki pa sa kanya. Pero magandang naka-standby para hindi nakakalimutan. So, karamihan ng mga natanggap niya last Christmas nandito. Yung mga t-shirt, mga terno, saka pajama, to dress. Ayan, para madaling makita pa din. So, ito, dun siya ilalagay sa karton namin sa taas. Para hindi nakakalat dito sa sala. Pero madali pa rin makikita. Gumamit lang ako ng tawag dito, yung notepad tapos Sharpie. Ayan, para simple lang. So, yun yung drawers ni Aki. Apat yan. Tapos yung last sa akin. Then, yan, sa kabilang side, yung mga toys naman niya. Dalawang containers. Sa pinakataas, ito yung natanggap ko nung Christmas sa Monita. Ano siya? Foldable na organizer sa SM. Sa SM to nabili. So, may handle na ganyan. Tapos, meron din takip para hindi maalikabukan yung mga laruan. So, ang laman niya is yung mga stuffed toys ni Aki. Ayan yung bear, sila Minnie, at si Mickey. Ayan sa likod. Tapos, si Jollibee. Ayan, bumito na. It's nice to get a warm hug from you. Tapos, yung paborito niya, libro nandyan para madaling makita. Tapos, si Elsa nandun. Tapos ito, gusto niya sinusuto yung anti-untog na ano, sombrero. So, ayan, si Hello Kitty. Ito, lamp to eh, pero gusto niya laruin na ganyan. Para madali rin mabubuksan. Ayan. Tapos sa baba naman, nabili ito ni Ali sa Abenson, naka-buy one take one. Pero ngayon ata, ang available na lang is yung may color pink sa gilid. Ang tawag sa kanya is Iris Flap Box. Tapos, pag in-open, yan, meron siyang magnet dito. Tapos, andyan yung mga toys ni Aki. Ito yung mga paborito niyang toys. Yung mga fruits, saka veggies. So, ayan yung kanyang mga laruan. So, ayan na si Aki. Go! Tapos, yung iba niyang toys, andyan din, naka-basket para naka-organize. Sa kulit ng kanyang markers. Tapos, yung kanyang drawing o sketchpad. Ito yung mga isilingga sa laruan. Yung kanyang mga numbers. Basta ang technique is naka-basket para hindi halo-halo. Saka madali niyang makuha. Tulad niyan. Ayan, after nung toys ni Aki, ito naman isang malaking plastic box pa din na dito naman yung mga maliliit niyang damit na tinanggal ko dun sa drawer. So may label lang din na Aki 1 year old. So pag binuksan, ayan siya. Ito yung maliliit na niyang mga damit. Ito yung mga ginamit ng birthday niya. Remembrance. Tapos, ayun, nakascab pa din yung mga maliliit na damit. O mga swimsuit, mga onesie. Karamihan dito mga onesie. Saka mga medyas. Lahat yung ginamit niya nung 1 year old siya. Tapos, yung mga rattles niya. Ito, sana tayo pangkuha ng sipon. Tapos, ito yung mga hindi nagamit na towel. Naka-standby. Kung sakaling kailangan gamitin ulit. Nursing cover. Mga sombrero. Saka yung kanyang mga bottles, baby bottles, hindi niya nagamit. So, nandyan. Same lang din nung label nung kanina para uniform. So, ayan, wide shot. Ayan. So, ayan ang baby corner. Hindi na pala baby. Toddler corner ni Aki. So, ayan ang ating toddler corner. Lahat ng kanyang clothes, saka toys nandyan. Siyempre yung ibang toys na sa taas, yung nasa kanyang shelf ng toys. Ito lang yung mga pwede nga laro yung habang nandito sa baba. Very good!
Where's letter E? Wow. Ito, Aki, what's this? So, yun lang guys ang ating Toddler Corner for Aki. Sana nakakuha kayo ng mga tips kung paano pwede nyo ma-organize yung mga gamit ng inyong baby. Ayun lang guys. And thank you for watching. See you again sa ating next video. Bye-bye! Aki, bye-bye! Bye-bye, baby!